Okay guys, so magandang umaga, hapon, no? Saan man kayo naroroon, Luzon, Visayas, Mindanao, or even sa ibang bansa, no? So, ang dami hong nagtatanong regarding sa ating pambansang kaso. Dangerous Drug Act of 2002-5-11. So, ang masasabi ko dyan, no? Kapag ang kaso po ay Section 5, ito po yung tinatawag na pusher. So, ang pusher ay kung maisasampa sa court at aantay nyo talaga yung parusa ay nagre-rin siya ng 12 years to 20 years. Okay? Na mayroong fine na 100K to 500K. So, isa-isay natin yan. Pero, ang court po ay may discretion. O, ulitin ko ha, ang court ay may discretion, pwede nilang babaan yan, ang penalty, pwede nilang taasan. So, ayan lang ang nasa libro. So, more or less naman kasi yan. So, tandaan po natin sa ating batas, ay meron tayong tinatawag na aggravating circumstances or mitigating circumstances. Ina-apply po yan. Kaya, ang tanging makakasagot yan kung sa tanong nyo ay yung court lang kung aantayin nyo talaga yung parusa or final sentence. Okay? Yun po yung Section 5, pusher or trading o kung ano pang kinalaman na nagtitrade ng drugs. Okay? Sa Section 11 naman, dito yun, pumapasok yung laging maghalos, laging magkasama to, no? 5-11, kung madalas nyong marinig yung kasong 5-11. So, yung 11, Section 11 ang ibig sabihin, no? Sinusurkat lang ng mga police officer para siguro. Yan ang common nilang tawagan. Ang 5-11, ay ang 11, ay ang position, no? Tandaan po natin yung position dito sa Section 11 ay mayroon specific na amount. Pero yung amount ay ang alam ko kapag nahulihan ka ng minimum of 5 grams pataas, so saka itong penalty na 20 years life imprisonment ay pwedeng ihatol sa iyo. Yung po yung penalty. O yun. Ulitin ko po yung penalty sa 5 grams above na position ay 20 years, minimum of 20 years to life imprisonment. Iyon po yung nasa Dangerous Drug Act sa ngayon. So, I don't know kung mayroon pang updated, no? Ito po yung nakasulat. So, 9165 Dangerous Drug Act of 2002 sa Section 11. So, again, pwedeng mabawasan yan, pwedeng madagdagan. At isisingit lang natin yung fine. So, tandaan po natin kapag mayroong final sentence, halos magkaakibat yung fine. So, magkano yung fine sa Section 11? So, from minimum of 500K to 10 million. So, again, pwede nilang bawasan yan, pwede nilang dagdagan. So, sa atin, dahil jury, more or less. So, yan ang pwedeng mangyari sa 5-11. So, paano po ito maaayos, no? Sa ngayon po kasi, ang pagkakaalam ko, sa mga maraming court around the Philippines, ay hindi na sila pumapayag sa plea bargaining, lalong-lalo na kung magka-package itong dalawang 5-11. So, again, general rules yan. So, tandaan po natin, yung fiscal, yung court, ay may discretion pong magtanggap kung kailangan nilang tanggapin, kung nakikita nila na pwedeng ipasok sa plea bargaining ang kaso. Sila lang po ang may control niyan. Wala pong batas na ay, hindi pwedeng ipasok yon. So, kaya nga sila ang nag-hearing kasi sila ang naka-assign dyan. Okay? So, kaya yung sagot,
lagi niyong kakausapin yung court or yung piskal na naka-assign dyan para makipag-coordinate doon sa judge kung pwede ba talaga silang magbigay ng bargain, plea bargain. So ano naman ang purpose ng plea bargain? Again, so ang plea bargain ay parang yung parang ang assumption nito ay ina-admit mo na yung kaso. So kaya nga makikipag-bargain ka, so hinahabol mo yung mas para matapos yung kaso. Number one, para matapos yung kaso, para makuha mo yung pinakamababang sentensya, pribilehiyo na bibigay sa iyo. Iyon. Yan ang logic ng plea bargain. So ngayon, kung hindi ka pagbibigyan kasi maaring may nakitang kakaiba or something yung piskal or yung police or yung court, so sorry. Kasi control nila yon. Walang ninuman nasa abogado. Ang magagawa lang nyo, ang magagawa lang ng abogado nyo, kahit naka-private lawyer kayo, ay mag-request. So, mag-request ng mag-request. So, tandaan po ko, request. So, hindi automatic na i-grant. So, kung mag-grant, okay, mas maganda. Kung hindi, hanap kayo ng ibang paraan. Okay? So, request again. Ayan po ang 5-11 sa dami ng pambansa, kung tawagin lang ito ng mga abogado ay pambansang kaso. Naging pambansang kaso na doon yung section 5-11. At sa mga below 5 grams naman, so ang lagi nyong sikreto dyan, lagi nyong makiusap kayo sa may hawak ng kaso. So kasi pag may nakita naman yan sila na magandang intention nyo, na credibility na respondent, may pag-asa talaga magbago, siguro alam naman ng nasa taas na pagbibigyan kayo. Hindi na, alam mo yung mga piskal natin, yung mga abogado, so halos ang gusto naman niyan ay matapos kaagad yung kaso. Yun naman ang purpose nila kasi siyempre sino ba ang gustong mag-overload yung kaso? Lahat po ng court ay gustong mas mabilis yung kaso. Kaya kung may nakikita silang mas makakabuti, lalong-lalo na sa respondent, so hindi pong imposibleng i-reward ang pinakamababang sentensya sa inyo, o kaya pinaka i-reward yung bargaining. So good luck po. So thank you for watching. Kung first time ka nga pala sa aking channel, no, ako nga pala si Policia ko at inyong lingkod. Bilang yung support, paki-like naman ang ating video at paki-share para ma-reach ang marami pang tao. Okay? At nangangailangan ng ating serbisyo. Thank you for watching. See you again my next video.